Hello everyone, good day. Kumusta kayong lahat? Welcome sa panibago na naman nating lecture dito sa channel natin. And for today, ang ilalecture ko may kinalaman sa world of work. Usaping industrial organizational psychology tayo, no? So I'm sure many of you who are working or maybe you are an employer, meron kang mga workers under you, makaka-relate kayo sa lecture natin for today. But before I give you the lecture, I just want to share with you two biblical passages na nakaka-inspire in connection to our work. So yung mga nagtatrabaho dyan, sana ma-inspire kayo ng mga passages na ito. The first one is from 1 Corinthians 10:31. It says, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." And then another one from the book of Colossians chapter 3. Verses 23 to 24, let me read. "Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving." So those are very inspiring biblical passages in connection to our work. But more importantly, kaya ko binasa yung dalawang passages na yan, very related sa topic natin yan, on job demands resources model. So as we go along towards the end of the lecture, you're going to see anong kinalaman ng dalawang passages na yan dito sa model na ito. Again, anong tawag, anong pangalan? Job demands resources model, or you can also use the word theory. Okay? Now, this theory, the job demands resources theory, was developed by the following people, sila Demeruti et al., who I think are organizational psychologists. Kaya itong concept na to, itong theory na to, can be placed under the category of industrial organizational psychology. So for you to better understand this model, merong dalawang concepts na dapat mong maintindihan: job demands and job resources. Anong ibig sabihin ng job demands? Any difficulties, threats, or anything in your line of work that increase your negative emotions, or anything that draws out your energy. Yung nagpapalabas ng lakas mo, kaya ka napapagod, ang tawag doon, job demands. So I'm sure given that definition, marami kayong mga examples na pwedeng maibigay. Ano ang mga job demands nyo sa mga work nyo? Nandiyan yung mahigpit na boss, nandiyan yung contractual na empleyado ka, hindi ka sure kung marerenew ka ba next month, nandiyan yung mga masusungit na customer, sinisigaw-sigawan ka, sinusungit-sungitan ka, or yung computer mo sa office na laging sira, yan, kaya hindi ka makaperform ng maayos. All of these things are considered job demands. In fact, in the literature, dagdagan natin yung mga examples natin. Ayan, some examples of job demands include conflicts. Yung galit ka sa workmate mo o yung mga workmates mo galit sa'yo or masungit yung boss mo sa'yo. Job demand yan. Insecurity, sinabi ko na kanina yan. And studies show that job demands are not good. Pag masyadong mataas yan sa mga empleyado, it leads to fatigue and irritability, which affect their overall performance at work. Okay? So ito yung isa pang mahabang listahan of different examples of job demands reported in the literature. I know, medyo maliit yung mga words, no? Ilapit nyo na lang yung mga mukha nyo sa screen, but let me just read to you some. Examples of job demands: downsizing, computer problems, sinabi natin kanina yan, complexity, sexual harassment, time pressure, responsibility, problems planning, physical demands, medyo mabigat yung mga binubuhat mo o yung mga pinapabuhat sa'yo, no? Emotional demands, so on and so forth. So again, job demands, anything na nakakapagpataas ang negative emotions mo. Okay? Ito yung mga bagay na usually ayaw mong nangyayari in your line of work. On the other hand, ano naman yung job resources? This is anything that increase your positive emotions at work. Ito yung mga bagay na tumutulong sa'yo para ma-overcome mo o makayanan mo yung job demands.
anything that contributes to your positive emotions, personal growth, you can use those resources para harapin mo yung mga job demands mo. Some examples of job resources in the literature include feedback. Yan. Binibigyan ka ng tip ng boss mo how to be better at your job. Malaking bagay yon, no? What else? Job security. Sigurado ka na for the next 3 years, meron ka pa rin trabaho. What else? Training. Mahalaga rin yan. You are confident to meet the demands of your work because you know marami kang knowledge on how to meet those demands because you were properly trained. What else? Good relationships. Kabaliktaran ng conflicts. Lahat kayo sa opisina magkakapamilya. Nagtutulungan kayo. Diba? Encourage kayo with each other. Material rewards can be considered job resources. Pinapasweldo ka on time, pinapasweldo ka ng tama. Meron kang mid-year bonus, meron kang Christmas bonus, meron kang commissions. Kung nasa sales ka, mga ano yan, job resources yan. And of course, colleague support, very important. Ibig sabihin, yung mga kasamahan mo sa trabaho, nagtutulungan kayo to do your job better. Diba? Nagdadamayan kayo sa paggawa ng mga trabaho nyo. So all of these things I've mentioned, anong tawag? Job resources. In the literature, marami na naman yan. Ito kasi, ano lang to, no? Common examples, pero in the literature, yan pa ang ibang job resources. You can just read it on your own. Again, ilapit nyo na lang yung mukha nyo sa screen, medyo maliit. Some examples is job challenge, knowledge, sinabi natin kanina yan, that you get from training. Meron kang performance feedback, procedural fairness, meron kang safety climate, meron kang skill utilization, meron kang task variety, hindi ka nabobore sa ginagawa mo, hindi lang siguro nakalagay dito, encouragement from people, so on and so forth. Yan yung tinatawag nating job resources. Now, bakit ginawa yung theory? Now that we know the two concepts, now let's talk about the theory itself, no? Bakit ba ginawa yung job demands resources model? Ginawa yan to explain a very important question in the field of IO psychology, which is, ano ang nagko-cause ng employee burnout? So, yan yung isa sa mga pinaka-use silbi ng theory. Pinapaliwanag niya bakit ang isang empleyado ay nabuburnout. At ano ang sagot ng theory? Bakit ba nabuburnout ang isang empleyado? I'm sure many of you will agree. According to the theory, burnout is more likely to happen when mas mataas ang job demands sa job resources. Ibig sabihin ng burnout, yung super exhausted, super pagod na yung empleyado, wala na siyang gana magtrabaho, nag-iisip na siya na umalis sa organization, wala na siyang pakialam sa mga tao sa trabaho, burnout yon. At ano ang cost niyan? Going back, masyadong mataas ang demands compared to job resources. Some examples kung saan nanggagaling yung burnout. Masyadong maraming customers compared to support na nakukuha ng isang empleyado. Especially for those who are in the food industry. Madalas nangyayari yan. Diba? Maraming umabsent. Dalawa lang kayo ang nagsiserve ng food. Ang daming customers. 50 yung umuorder, dalawa lang kayo. Oh. So, ang taas-taas ng demand, pero yung resources, ang baba. Dahil isa lang yung katulong mo, isa lang yung sumasalo sa bigat na dinadala mo, hindi kaya. Masyadong mabigat yung demands for the support that you are receiving. Most likely, yung mga empleyado na yan, mabuburnout. Kaya sana bukas, pumasok na yung mga kasama nilang umabsent ngayon. No? Another example is, ito, mahirap masyado yung pinapagawa sa'yo. Teka, mali ako spelling dito. Ah. Pinapagawa. Masyadong mahirap yung pinapagawa sa'yo. Masyadong technical, masyadong complex. Wala kang enough knowledge to carry out the task. Pero yun yung binigay sa'yo. Yan. So, araw-araw, nai-stress ka kasi parang ang banu-banu mo doon sa ginagawa mo, kinakapa-kapa mo lang, you don't know if you are doing it right. Tapos yung boss mo, masungit pa. Pag nakita niyang poor yung quality ng gawa mo, magagalit. Oh my goodness, as time goes by, that employee, maya-maya, burnout na. Kasi masyadong mataas yung demand compared to resources. Mahirap yung pinapagawa,
konti lang yung knowledge na alam niya. Mabuburnout talaga yan. Diba? So, yun yung dalawang examples, no? How the theory answers that question. And the theory also mentions na hindi maganda yan. Hindi maganda that employees are in the constant state of high demands and low resources because it leads to the following outcomes. Lahat yan hindi maganda. Depression, cardiovascular disease, psychosomatic complaints, all of these things definitely will negatively affect work performance. Hindi magiging maganda yung takbo ng organization kasi lahat ng tao mo na experience yan. Lahat sila burnout. Madalas silang uma-absent. Masusungit sila sa mga customers nila. Oh. All because they are in that state. Masyadong mataas ang demand kumpara sa kanilang resources. In another study, oh, eto, masama rin yung outcome dito, no? Exhaustion, burnout, and disengagement. All of these things happen when there's too much demand and very low resources. In fact, i-translate mo yan in everyday life. Kaya ang mga empleyado, one of the reasons, bakit nagwawelga? Ano ang psychological explanation yan? If you will study all employees na nagwelga, common denominator, again, this is a complex issue. Maraming reasons bakit nagwelga. No? But in the light of the theory na pinag-uusapan natin ngayon, kaya nagwelga yan, in the company, masyado nang mataas yung job demands nila compared sa resources. Na-outshadow na ng negative emotions nila yung positive emotions nila that they experience at work. Alright? So, yun yung sinasabi ng theory. But going back to the theory, that theory later on was updated. And if I'm not mistaken, 3 years after it first emerged. No? Tama ba? Oo. Ginawa itong theory 2001 and then 3 years after, binago nila. Meron silang dinagdag. At ano yung dinagdag nila sa bagong version ng theory? Now they explained something positive. Kasi yung unang version ng theory, very negative. No? It explains why burnout happens. Now they want to be more positive psychological about this. After all, during 2004, usong-uso kasi yung positive psychology dyan. So in-apply nila yung positive psychology in the theory, why not explain something positive in the work life of the person. So, ang bago dito sa theory, nag-e-explain na rin siya kung paano pataasin ang employee engagement, which is very important. In the field of IO psychology, whenever you hear employee engagement, good things happen to the organization. Ano bang ibig sabihin ng employee engagement? The positive state of mind at work. So, kapag sinabi mong yung empleyado mo mataas ang employee engagement, what does it mean? Gusto nila yung ginagawa nila. Gusto nila nag-i-stay doon sa organization where they are working for. In fact, in the literature, there are 3 major elements of being engaged as an employee. Number 1 is vigor. Ibig sabihin, high energy. Hindi ka madaling napapagod kasi gusto mo yung ginagawa mo. Next, dedication. They prioritize their task at work over other things that are not related to work. Kaya ito yung mga empleyado na talagang hindi mo mayaya lumabas kasi meron pa silang tatapusin sa work. At gusto nila, mas gusto nila tinatapos yung work compared to some other distractions. And number 3, absorption. Ibig sabihin, gustong-gusto nila yung ginagawa nila. They become absorbed. Kumbaga, in the language of Csikszentmihalyi, in positive psychology, they experience a lot of flow. Super gusto nila yung ginagawa nila. You see? So you combine all those 3, vigor, dedication, absorption, yun yung tinatawag nating employee engagement. And in the literature, employee engagement predicts the following things na lahat maganda. Job performance, job satisfaction, low turnover rate, good mental health. Imagine if all your employees have this. Ano ang magandang balita dyan? In the perspective of the employer, mas magiging maganda yung performance ng organization which can be translated to profit. Diba? Kung lahat ng empleyado mo ganyan, magaganda yung performance, ang makikinabang talaga dyan, yung organization. O, kaya, ang isang application dito, if you are an employer, meron kang mga tao under you, and you want your organization to be better, these are the things na kinakailangan mong pataasin among your employees.
yung employee engagement. Pataasin mo yung employee engagement, so these things will happen, therefore you will experience profit. So sana nakikinig dito yung mga employers. So this is a very good lesson to remember. Pero ang tanong, if employee engagement is such a good thing for an organization, paano ba pinapataas yan? Doon na nga sumagot yung theory, sa updated version ng theory. According to job demand resources model, para mag-increase ang engagement, babalik ta rin mo lang. Dapat, mas mataas yung job resources kumpara sa job demands. So for any employee, kapag mas marami siyang resources kumpara sa mga demands ng trabaho niya, most likely, yung employee na yon makakaranas ng mga ganyang outcomes. Maganda ang job performance, may job satisfaction, gusto niya, nag-i-stay siya sa organization, at maganda yung kanyang mental health. In fact, there was this one framework to summarize this point, no? Ayan. You increase job resources, pataasin mo to, para tumaas yung engagement. Ano ang ending? The organization performs better. These things happen to the employees. And as a result, nagpo-profit yung organization. Now, how is this theory performing in terms of evidence? Meron ba tayo mga ebidensya na talagang totoo yung mga claims ng job demand resources model? Let's talk about its validity, no? Alright, there are 5 evidences I want to share. Number 1. In one study, nakita nila na if you combine high job demands plus low job resources, it predicts negative safety outcomes such as accidents, injuries, unsafe work behaviors. If I'm not mistaken, yung konteksto ng study na to is from a construction business. So kapag yung mga tao mo sa construction, masyado mong pinupudpud sa trabaho, masyadong mataas ang demands compared to their resources, ayun, nagkakaroon ng maraming aksidente, injury in the construction site. Which is not good because that will delay the target completion of the project. And as we know, sa construction, mahalaga yan. Masisira ang pangalan mo kapag hindi mo nasusunod yung target completion ng project. Diba? So, tama yung theory na pinag-uusapan natin. We can see it here. Another evidence is, in one study, organizations that promote good psychosocial environment, ibig sabihin ng good psychosocial environment, employees feel that their employers care for their mental health. Merong mga policies in the workplace na nagpoprotekta sa mental health ng mga empleyado. Like for instance, policies. May polisiya na bawal ang sexual harassment, may polisiya na bawal ang chismisan, yan. So when employees sense that their owners, that their bosses are concerned about their mental health, yun yung tinatawag natin good psychosocial environment. So ano raw? Kapag ang organizations pinopromote yan, employees had lower psychological strain and burnout. Mas hindi sila nabuburnout. Mas kinakaya nila yung mga demands sa trabaho. See? So this again confirms the JDR model. Another example of a study, ito, field of education. In one study, Finnish teachers, mga taga-Finland ito, easily handled their teaching demands, especially when they receive high job resources. Ibig sabihin, yung mga teacher na tambak sa trabaho, yung intensity ng kanilang overwork o yung overload intensity becomes lower, especially kapag binabawi sa high job resources. Kaya nga siya tinawag na buffer effect eh. So ang lesson dito, kung ang empleyado mo overwork, maraming stress sa pinagdaraanan, one way to do it is to lessen the intensity of those stress. Maybe you cannot totally get rid of the stress kasi trabaho naman talaga yun, kasama sa nature ng trabaho yun. So ang pwedeng gawin mo dito, i-lessen mo na lang. And how can you lessen? Pataasin mo yung job resources nila. Alright, so they will still feel burnout, they will still feel exhausted, but not that much. Which is again, another evidence of the theory that we are discussing for today. Sa isa pang pag-aaral, ito, diary study ito.
pinag-aralan yung mga journal entries na sinusulat ng mga workers involved in the study, those workers with high job resources predicted their overall engagement, optimism, and self-efficacy. So kapag mataas ang job resources ng mga empleyado, ayan, mas positive sila sa trabaho, feeling nila kaya nila overcome yung mga demands nila sa trabaho because maganda yung kanilang job resources. And last one in another study, ito, dalawang findings dito, no? High job resources negatively predicted burnout. Meaning, pag mataas ang resources, less likely mababurnout. Number two, job resources positively predicted engagement. So, related naman sa work engagement among Dutch and Flemish samples. Ang point dito sa number 2, kaya ako in-asterisk yung Dutch and Flemish, different nationalities ito. Kasi karamihan ng mga literature on the model talks about Americans. Mga Amerikanong empleyado. Pero when they apply this theory into different nationalities, different cultures and societies, they found out na ganun din yung mga data na nakikita nila na maganda pa rin na mataas ang job resources ng mga empleyado, no? So, they applied this to Dutch and Flemish samples. Hindi ko na lang nailagay dyan, but these studies are also replicated in other parts of the world. Asian countries, sa European countries, and the results are pretty much the same. Kaya nga ang isang strength ng theory na ito, it's generalizability. Halos sa lahat ng country na puntahan mo, talagang maganda ang nangyayari sa mga empleyado na matataas ang job resources than job demands. Okay? So, merong cultural validity yung theory na ito. So, in closing, ano ba yung mga implications and applications that we can learn from this short lecture about the model? Number one, we learned that working is not just a money thing. Napaka-shallow na intindihin mo yung behavior ng tao in connection to work sa pera lang. Eh kaya lang naman nandyan yan kasi may pera dyan eh. Eh kaya yan lumipat sa ibang trabaho kasi mas malaki ang sweldo doon. Guess what? Although money is a very big part of our movements in the line of work, it's not the only thing. Ang isang worker, ang isang trabaho, meron pa yung ibang hinahanap other than pera. Meron din siyang mga human needs na dapat i-consider in working for an organization. Diba? So, dapat concern din natin yan, yung mga human needs na yan. Both for employees and employers. Oh, emphasize ko yan. No? Kapag employees, ibig sabihin, pag naghahanap ka ng trabaho, wag lang puro sweldo yung iniisip mo. Magkano sweldo dito? Magkano sweldo dyan? Tapos, yung decision mo to work for an organization, depende lang kung sino mas malaki ang sweldo. There are other things to be concerned about other than money. Hindi lahat ng needs ng tao kayang tugunan ng pera na nanggagaling sa organization. How about for the employers? Ang implication nito, you have to be concerned about your employees' human needs. Again, very shallow to say as an employer na sinusweldohan ko naman yung mga yan ng maayos kaya masasaya ang mga yan. Guess what? Pwedeng matataas ang mga sweldo ng mga empleyado mo in the organization but they're not happy in your organization. Pwedeng mangyari yon. Kasi nga, ang tao, hindi lang tayo puro pera. We have other human needs. In fact, in this model, merong nag-apply ng, nag-retranslate ng model ni Maslow in the workplace. Oh. Diba, ginaya niyo yung Abraham Maslow and according to this model, the following are some of the needs that employees are also looking for. Yung work equipment, security, safety and hygiene, team culture, and most importantly, overall career. Ayan, ito yung mga yan. No? So, itong mga yan, yung binibilugan ko, are also things other than money that one should consider when he or she is working. Diba? So, hindi lang tayo puro pera. No? Huwag natin i-reduce yung behaviors ng mga tao sa pera lang. Number two, another implication and application is it is a good idea to invest in increasing job resources. Now, let me first talk to employers, yung mga may-ari ng organization, those of you who have workers under you.
Kung gusto mong umayos yung organization mo, mas maganda ang performance, tumaas ang profit, one way to do that is to make sure you increase your employees' job resources. Remember the model? Yung paulit-ulit natin dinidiscuss kanina pa, no? You increase job resources, it leads to the following outcomes. Magaganda yan. Mataas ang job performance, job satisfaction, low turnover rate, good mental health, which can be translated to organizational success. Pero again, paano mangyayari yan? Pataasin mo nga yung job resources. And there are many ways in the perspective of the employer kung paano pataasin yung job resources, and one way to do that, training. Kaya mahalaga talaga na ang mga organizations nag-i-invest sa training programs ng mga employees. Employers, listen to me, don't think that training is just a waste of money. That is a very wrong way of understanding what training is. Marami kasing mga employers, ganyan ang pananaw sa training. Gastos lang yan, sayang lang pera dyan, wala namang napapala dyan. Meron. Lalo na kapag yung training na binigay mo, number one, is very needed given the line of work of your employees, and number two, it is delivered by well-known, very established training firms. Kapag maayos yung pagkakadeliver ng training, may return of investment yan. Okay? So employers, please, please, please invest on your employees' training, no? Now, let's talk to the employees. Ano naman ang implication nito kung ikaw naman yung nagtatrabaho? Eto, and I'm sure many of you will disagree, pero you have to really think about this. Kayo mismo, meron kayong kakayanan to increase your own job resources. In fact, in the literature, meron tayong tinatawag na personal job resources. Ang job resources, hindi lang lagi nang gagaling sa organization. Although, hindi natin dinideny, organization has the power to increase job resources, but it's not the only source of job resources. Bilang isang empleyado, meron ka ring role, meron ka ring parte sa pagpapataas ng employee engagement mo. Sa simpleng Tagalog, meron ka ring role sa pagiging masaya sa trabaho mo. So, hindi porket puro kalungkutan nangyayari sa trabaho mo, lahat yon kasalanan ng organization. Kasi meron ka ring role, meron ka ring pwedeng gawin. O sabihin na natin overwork ka, sabihin na natin hindi okay yung management. But it's not 100% on them. Meron kang pwedeng gawin as an independent agent para more or less naman mabawas-bawasan yung negative emotions mo sa trabaho. Meron ka ring role dyan. Huwag mong isipin na this is just the responsibility of the organization. O, in fact, in the literature, what are some examples of these personal job resources? Mga job resources na sa'yo galing, hindi galing sa organization. The following. Oh, take a look at this. Ito medyo malaki. Emotional and mental competencies, extroversion, hope, intrinsic motivation, low neuroticism, need satisfaction, optimism, organization-based self-esteem, regulatory focus, all of these things, meron kang kakayanan to increase this on your own. Hindi lahat nang gagaling sa organization. Now, let me give you one tip. Okay, sir, paano ko patataasin itong mga yan para magawa ko yung role ko sa pagpapataas ng sarili kong engagement? Tip, it starts with right attitude or with the right perspective about work. Dapat tama yung pananaw mo sa trabaho. Ano ba yung tamang pananaw dapat na meron ka sa trabaho mo, that your work is a blessing? Isang biyaya na may trabaho ka. Because believe it or not, there are people out there who don't see their work as blessing but as a curse. Eh, talagang bababa yung engagement mo kung ganyan ang pananaw mo sa trabaho. Diba? Nakakatamad. Bakit ko ba kinakailangan gawin to? Curse kasi itong trabaho na to. Bakit ko pa kasi kinakailangan magtrabaho? If that's your attitude towards work, you don't see it as a blessing, eh wala talaga. Lalagpak ang engagement mo. So, it's a matter of how you look at your work. Bakit mo ba ginagawa yung trabaho mo? Dapat positive yung pananaw mo, positive yung interpretation mo about what you're doing. You see your work as a blessing from God. And that's the reason why I read to you those two passages a while ago. Diba? Yung mga passages na yon,
will teach you a better way of looking at your work. Again, let me read. So whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. So when you work, habang nagtatrabaho ka, you are doing it not for money, although mahalaga yon, but primarily you're doing your work for the glory of God. Because you know God sent you there. You know that this work, this is where God called you to be. So anong gagawin mo? Kapag ganun yung perspective mo that God placed you there, you will do your best. You will try to impress the God who put you in that line of work. Oh, yung pangalawang passage, ganun din yung message dyan eh. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Kasi kapag ang ini-impress mo tao, mataas masyado ang job demands dyan. Kasi yung tao, by nature, negative yan eh. Hindi hard to please, lagi may nakitang mali. But if you work at it with your, in the perspective that you're doing it for God, mas madali. Because God knows your heart. Alam mo, na alam ng Diyos na yung ginagawa mo, you're doing your best. So He appreciates what you're doing. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. That's a change of perspective. I am doing this job not to please the boss. I'm doing this job because I want to please God. I want to make Him proud because this is the work that He has given to me. So ilagay mo yan sa framework na pinag-usapan natin kanina. Right attitude leads to better engagement, which leads to better performance, ang ending, positive sa organizational outcomes. Oh. Pero again, ang pinagkaiba dito sa model na ito, yung engagement here came from you. It did not come from the organization. Ikaw ang pumili na magkaroon ng right attitude. Again, babalik lang ako doon sa kaninang sinabi ko, no? Merong ka ring, asan yun? Role sa pagiging masaya mo sa trabaho. So pag malungkot ka sa trabaho, huwag naman 100% malungkot ka dahil sa employer mo. Meron ka ring part dyan kung bakit ka malungkot. And one of the reasons why malungkot ka, maybe because you have a wrong attitude. You have a very unhealthy attitude towards work. And that is something that you can improve by yourself, right? Okay, so that's it. Sana may natutunan kayo sa lecture natin for today about the JDR model. It's a very powerful theory. It's a very useful theory. Ang daming applications na sana i-apply ng mga nakinig ngayon, alright? So, Sir Howard here. Thank you, everyone. Until the next lecture, God bless. Bye-bye.